mga katimpuya, tayo Mami CJ! Ay, hindi lang mabungan sa Rika. Daddy MJ! Nakakainis. And this is Baby Lucas! And so, we are back for another vlog, ang unboxing at ang review ng aming playpens! Yay! Before we start, I want to shout out to Bossardis, Kat Pantas, kay Ninang Florence, kay Ninang Ezra. So, hi sa mga Kalibod fam, Parnazo family, and Magallanes family. Thank you for watching! So, it takes us time, guys, na mag-vlog. Kasi gusto namin magkaroon ng honest review about sa playpens ni Baby Lucas. Siyempre, kailangan namin gamitin and tignan kung ano bang mga meron dito sa playpens na to. So, ayan na naman sila! Yun nga, pinakita sa video na na-unbox na and na-sanitize na yung playpens ni Lucas. Kasi nga, sabi ko, kailangan lahat ng gamit dito sa bahay na gamit galing sa labas ay na-sanitize na. At sinasabunutan ako ng anak ko. Daming bolso! Tinis mo ba? Ha? Tinis mo. Ano yun? Yung fence ni Lucas. Itong playpens na to, merong 10 panels and ang color niya ay white and gray. And ang design niya ay simple lang, merong the whale and merong crab. Yung playpens na to ay napaka-affordable niya and affordable. Yung daddy ko na naman. But pag sinasabi kong affordable yung gamit ha, compare mo naman, di ba? Nag-research kasi ako guys, pinag-compare-compare ko lahat ng mga playfens dito sa Pinas. May mga pricey, but then itong napili ko is affordable siya at the same time, medyo good ang quality niya. Sulit siya sa kanyang price. Itong mga panels na to ay adjustable naman siya. Hindi na kailangan guys ng tools. Ang easy to assemble na siya guys. So, kahit sino pwede, kahit ako pwede. Kaya ko din siyang buhati, pero syempre, dala-dalawa lang. May scoliosis tayo. Meron naman din siyang manual, pero hindi na namin yung ginamit. Kasi, napaka common sense lang ng pagbuo nito guys. And meron siyang stopper, medyo sturdy. Hindi siya yung totally na hindi nagagalaw. Nagagalaw pa rin siya eh. Nagagalaw siya ng kaunti. So kung makikita nyo, meron lang kaming 8 panels dito sa sala para si Daddy tsaka si Lucas lang. Pero pwede naman siyang dagdagan ulit kasi 10 panels to. So welcome back mga katimpuya! Excited na kami ni Lucas kasi dumating na ang kanyang kulungan. Dumating na yung playfence ni Lucas. Guys, in-unbox na ni Daddy kanina kasi diretso na siya dun sa terrace, nilinisa na siya. Itong baby namin na-excited na ina-assemble na ni Daddy ang playfence. So, let's see. Dito sa vlog na to, ito ay ang unboxing at ang review kung bakit kailangan ng playfence ng mga baby. Later, Vals! Ano yan, Daddy? That's the door. So, anong masasabi, Daddy? Ito ko na, high-tech yun. Wow! Wow, my door! Sana ko yung pinto. Yan. So, ilang panels yan, Daddy? 10. So, we have 10 panels for Lucas fence. Yan. So, binubuo mo na ng Daddy. Ano to? Stopper? So, si Daddy ulit ang magbubuo. Nakikita nyo naman, guys, na si Daddy LJ namin ay nag-assemble ng playfence ni Baby Lucas! Excited na kami kasi matagal na namin itong nasa wishlist. So, binubuo na ni Daddy. So, ito ay may 10 panels but hindi kasi kasya sa kwarto namin. So, kasha? Ah, kasya daw. So, let's see kung paano yung itsura niya. Lali, knock-knock on the door! Waaah! Hey, pasok ka! Pasok ka na sa pinto! Diyan mo na yun! Ayan na! Ayan na! Ay, na, Daddy, natutuwa na siya. Natutuwa na siya. Ito. Ayan na. Kulong ka ngayon. Ay, ano lang yan? Tumutura. Margo ka. Wait. Knock na. Knock on the door. Knock na ako. Open mo nung pass. Open mo nung pass. May door, may lock pa dito. Pass. Wow! Close the door! Close the door!
Wow! 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 Mami, ano siya mo na lang? Wow! Excited! Yay! Bago siya dyan, anak. So, may aksidente pang nangyari. Yay! Marco, close the door na, Marco. Close the door. Close, Marco. Sa ilalim, tulungan mo ko lang yung mga parang... Close the door! Close the door! Busy na sila. Oh, busy na maglaro. Mukhang maligaya si Ate Colleen kasi mapapadali ang buhay niya. Diba? Nag-enjoy. Busy na siya. Lucas! Sila na Ate Margo. Busy na. Lucas! Nalakad na ang baby namin. Parang nakaangat yun. Alin ba ba? Ay! Wala na. Hindi niya mahuwak. Yan ang mga bol. At ka ba nandiyo sa gilid na? Hi! Hi! Sabi mo hi mga katimpuyat. Sabi mo hi mga katimpuyat. Nick. Nagpunta na tayo sa pros and cons. Pero mag-start muna tayo sa cons. Ang napansin ko dito sa play fence na to, mostly naman ng mga baby ay ayaw magpaiwan sa play fence. In our part, medyo okay naman yung kasi nandiyan naman si Ate Colleen magbabantay dalawa sila sa play fence. Yun yung cons niya dahil nga ayaw magpaiwan ng baby kasi gusto nga ng baby laging kasama si mami o kung sino man. The next cons na napansin ko guys, mainit siya. Feeling ko depende naman to sa bahay niyo. Dapat maayos yung ventilation ninyo. Parang feeling ko mas okay to kung nasa aircon kasi kung electric fan lang na nasa side lang ha, or yung naka-stand fan lang, medyo mainit sa ibang part kasi malaki nga yung playpen. Pero kung ang ventilation nyo naman sa bahay ay okay, okay siya po. Napaka-space consuming ng play fence guys. Pero depende yun sa bahay nyo kasi kung maluwag naman ang bahay nyo, di ba? Why not? Ang last na cons na napansin or napag-aralan ko is yung isolation niya. In this part kasi magkakaroon to ng effects sa emotional and mental development ng baby. Nakukulong siya or parang merong restriction ba sa freedom niya. Meron itong effect sa mental and emotional development ng baby. And kung may cons man, meron naman mga advantage guys yung pagbili ng playpen. First pros is safety. Merong safe zone or safe area for baby na katulad nga niyan. Kung kasi 'di ba, katulad na dito sa Pilipinas, hindi uso kasi yung ano eh, yung baby proof lalo na sa mga katulad naming mga dukha. Pag nandito lang siya, parang alam mo, parang panatag yung loob ko na safe yung baby ko kasi walang mga area na matutulis, na makakain niya. Kasi nasa loob lang siya eh. Walang mga something. Ang meron lang siya doon is yung toys niya. And then, syempre, di porket sinabi mong safe zone, dapat 100% na guidance ng mommy or ng kung sino man nagmamatay kay baby. Second, syempre yung nandito na lang kasi si baby. So, yung mga toys niya, hindi na pakalat-kalat, guys. So, nandito na lang. Hindi na nawawala, hindi na sisira, or hindi na dudumihan. Baby can explore and exercise. So, syempre, nandito lang siya. Wala siyang ibang ginawa kundi yung kung
gagawin ang mga kanyang baby things niya. May exercise niya yung kanyang pagtayo, yung dito lang siya sa mga gilid-gilid, tatayo siya dyan, and then gapang-gapang siya dyan sa loob. Yun lang naman si Lucas. Ayaw tumayo kahit kaya niya na eh. Na-exercise niya pag-gapang na alam mo na hindi siya mapupunta sa delikadong lugar. Ang pinakamagandang advantage na itong play fence is yung makakagawa ng other things yung mga nagbabantay. Like cooking, or kung sasagot ka ng mga emergency phone calls, or kung natatae ka, kung magluluto ka. Nandiyan lang siya, basta bantay mo lang siya. Basta lang, kung nakikita mo siya habang nung ginagawa yung bagay niyo, o kung yung mabilis lang na gawain, yung ilalapag mo lang siya, alam mong safe siya. So, check na, check. So, dito din, guys, dahil sa play fence, napakagusto ko to eh, kasi matitrigger or magkakaroon ng independence playtime si baby. Yun nga, katulad ng sinabi ko, mag-i-explore siya mag-isa. Kakaroon siya ng independency. Matututo siya maglaro mag-isa nang walang help or entertainment nung mom. Nakakatuwa yun kasi isang way yun ng baby para matutunan eh adapt sa paligid. And lastly, ang napansin ko, hindi na syempre gaano nakakarga yung baby. Isang magandang part yun kasi nga kapag di kinakarga lagi yung baby is na explore niya or na kapag nakatayo siya, nakagapang, mas matututo siya in the early development, diba? So, yun! Check na check! Dito rin sila natulog. At tanong, dapat bang kuwanan nyo ang baby nyo din ng play fence? Okay. So, ang sagot dyan, guys, ay depende sa inyo. Siyempre, depende yan sa lifestyle at saka sa availability ng magbabantay or ng parents. Kasi, siyempre, hindi maganda, guys, na 100% or matagal na nilalagay sa play fence ang baby. Kasi, siyempre, lahat naman ng bagay ng sobra ay nakakasama. So, dapat balance lang. So, para sa akin, napakasulit ng pagbili namin na itong play fence. Maraming exercise nga si baby, napapractice niya na ang paggapang at pagtayo. Nakakapaglaro siya mag-isa, nagkakaroon siya ng independence playtime. So, yun lang. Guys, if you are new here to our channel, please subscribe at mag-like na rin kayo sa aming video. Please click the notification bells para updated kayo sa aming mga video. If you have question regarding the playpen, please mag-comment na kayo and ilalagay ko sa description box kung saan namin nabili to. And if you have suggestions, guys, mag-comment din kayo. Nababasa po ako. And please comment din para sa mga next shoutout. So, hanggang dito na lang mga katimpuyat. Bye!